yung question from our group is, ano siya, 1 year na member na siya. Ay, one year na nagbabayad na siya ng BUL. Okay. Pero parang na-realize niya ang dami ng hidden charges. Uh-huh. So, niisip niya, gusto ko sana mag-stop na lang or pwede kaya na i-downgrade ko na lang to health insurance ang membership ko. Hmm. Tapos, hindi ko na itutuloy ang BUL. Pwede kaya yon? Maibabalik pa kaya ang pera ko? So, yun po yung dilemma niya. Okay. So, dun po sa group namin, nag-usap-usap kami. So, napag-decision na namin na BUL is a no-no. Okay, so, very good. Yes, yes. Okay. Okay, don. So, ang napag-decision na ng group namin is to get term and health insurance. Mm-hmm. But before like getting term and health insurance, parang i-insure mo muna na meron ka na noon before stopping the BUL. Kasi baka merong parang point in time na hindi ka insured. So before you stop the BUL, make sure na approve na yung term at health insurance. Mm-hmm. Tapos, yung question po niya kung may makukuha pang fund value. So okay. Since parang less than 1 year pa lang siya naghuhulog, based sa mga previous experience ng mga friends, parang possibly walang fund value. Kasi parang mapupunta lang siya sa admin fees or sa agent fees. Yes. So, yon. Tapos, ano pa ba? Isang question niya is, kung may babalik pa yung pera, so malamang hindi na. Aha, correct. So, tapos, yung isa pang sinabi ng group namin is to consider the, yung sinasabi mo nga po, na BTID. Mm-hmm. So, buy term and invest the difference. Yeah. So, you can invest the difference into mutual funds, the MP2, and the cooperative. So, yun po. Okay. So, Maria Luz, ikaw ba ay nag-explore na nung mga kooperatiba natin at mga social enterprise? Yes. Yes, nag-explore na. Very good. I-action po pag-uwi ko ng Pinas. Pero magandang ano, no, comment si Menchi dito. I heard Sir Vince's comment on this. Ang sabi niya, if less than 5 years ka pa lang daw nakakabayad, we should stop, pero if 5 years na, tuloy na na lang kasi kumita na daw ang agents, then wag na lang umulit sa pool. Oo, tama ka, Menchi. Tinabi ko talaga yan, no? So, yun. Pero ako, actually, kahapon yan din yung tinanong sa akin. Pero kung ako yun, no? Hindi ako nagbibigay ng advice. If I have to do it myself, dahil ako ay hardliner at hindi talaga ako believer ng pool. So, kung na-realize ko na, ay, mali pala yung ginawa ko, I will stop it. Ikunin ko na yung fund value and go into BTID. But of course, it's still our choice. Actually, Sir Vince, I have a personal experience sa BUL. So yung first insurance ko sa Singapore is BUL because yun yung pre-promote talaga nung agent. So since hindi pa as financially literate before, like 2015, so yun yung kinuha ko. So last year, na-realize ko parang antagal. Yung parang break-even niya is after 13 years. Aha. So, masakit man sa loob ko, pinull out ko siya. Although my loss, pero hindi siya parang mas maliit yung magiging loss ko pag pinull out ko siya ngayon compared kung ipupull out ko siya in the future. So, correct. I think I made the right decision for me. Correct. So, cut the bleeding siya, no? Cut the bleeding yung gagawin ko para... lang mag ano mo siya, ma take advantage mo siya at hindi ka na umulit sa BUL. Ayan. No. Sa iyong sharing, Maria Luz, at mukhang ang grupo niyo talaga ay enlightened na. So, yung grupo nila, Maya, no, baka maganda na mag-coordinate din kayo sa kanila and have a healthy discussion with them, no, on how to go with this. Okay? Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.